Ebanghelyo mula sa Lucas chapter 3 verse 7 to 8. Ang pangaral ni Juan na tagapagbautismo. Kaya't sinabi ni Juan sa maraming tao, lumapit sa kanya upang magpabautismo. Kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa poot na darating? Ipakita ninyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo at huwag ninyong sabihin mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi sa inyo, mula sa batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong hindi mapuputi ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Tinanong siya ng mga tao, kung gayon, ano po ang dapat namin gawin? Sumagot siya sa kanila, sino mang mayroon dalawang balabal, ibigay mo ang isa sa wala. Gayon din ang gawin ng sino mang may pagkain. Dumating din ang mga maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sila'y nagtanong sa kanya, Guro, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin, tugon niya. Tinanong din siya ng mga kawal, at kami po naman, ano po ang dapat namin gawin? Huwag kayong kukuha ng pera, kanino man, ng sa pilitan o sa pamamagitan ng hindi makatuwirang paratang. At masiyahan kayo sa inyong sweldo, sagot niya. Nananabik noon ang mga tao sa pagdating ni Kristo at inakala nilang si Juan mismo ang kanilang hinihintay. Dahil dito, sinabi niya sa kanila, binabautistihan ko kayo sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Siya'y higit na makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi man lang ako karapat dapat na makalag ng sintas ng kanyang sandalyas. Hawak na niya ang kalaykay upang linisin ang gihikan at upang tipunin ang trigos sa kanyang kamalig. Ngunit, ang ipaisusunugin niya sa apoy na di mamamatay kailanman. Marami pang bagay na ipinangaral si Juan sa mga tao sa kanya sa pamamayag na magandang balita. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan.